Uy, long time no see ulit. Sobrang busy. So, balita ko new update ngayon. And, pero mukhang wala pa yung battle pass. So, may bago yata. So, ito. May bago silang papagdrawhan. And, may diamonds naman tayo. So, why not? Grabe, huling update video ko yata. Rospa, no? So, try natin. So, kukunin ko lang tong ano to, Stellar Force. Itong Invader skin. Then, bi-breakdown natin yung mga nerfs and buffs ng mga hero. Pero, di natin sila ito try in-game. Tignan lang natin para sa mga hindi tumitingin ng patch notes. So, ayun. Di na rin ako nakakapag-upload ng mga gameplays or highlights. Kasi, alam niyo naman, busy. Like, 5 days na yata ako di nakakapaglaro nito. Ngayon lang ito nakapag-open. Actually, kagabi yata nakapag-tour 3 games ako. Pero, yun na yun. So, last week yata, may mga na-record ako. So, yun yung upload ko next time siguro. By this week siguro. Dalawang laro yata yun. Pero, dahil update na, syempre, yung iba dun, outdated na yung mga gamit kong baril. Kasi may mga na-nerf nga at may na-buff. So, ayun, kunin natin tong Invader skin. Sa first draw natin, sana makuha natin to. Feeling, no? Okay. Draw lang natin ang draw. Kasi sa dulo lang din naman bibigay yan. Mukhang okay to. Ba't lagi may bangka atas? Ayun, Jupiter skin. Ayos din, oh. Equip natin yan. Tapos may Yong skin. Although, kakabigay lang ng battle pass na Yong skin nakaraan. Okay. So, pang profile to. Another frame? Di ba may ganto na? O magkamukha lang? Skip natin yan. Ano kung may ganun ako ah? Ito. Meh. Kunin lang natin Invader skin. May effects kaya ito tulad ng AK. Ayun, so minawa tayong banner. Bigay mo agad yung ano, Invader. Huwag na yung. Please, 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 wag na yung, please. Invader mo. Yes! Yes! Let's go. Good natin yun. Okay. No need for kay Yong. Dahil meron na tayong yung Harbinger ba yun na skin? Ayan o, meron tayong yun. So, na-equip na natin yun. May iba pang pagdodrawan dito. Angas kay Beau. So, meron silang Lucinda dito. And yung sa may battle pass na i-release nila is Lucinda din. So, rejoice mga Lucinda main. And para sa mga Beau main, angas nito. Kaso di ako swerte sa draw. Ito rin binalik nila oh. Oh, may ano na pala ako dito. Kunin ko parang generator skin. Might as well, no? Might as well. Kunin na natin yan. Wala. Ayan, ito generator to. Yes! No. No. Kunin natin. Yun. Beautiful.
beautiful. Okay, so okay na yan. Dito mag-draw pa ba tayo dyan? Malas ako sa ganyan. So kung gusto nyong may mag-draw ng full yata ng ganun, check nyo yung ibang YouTubers such as siguro si Patpat, si Jumpsuit, si Worry Bear, si Humble. Sila yung mga laging nag-upload kaya maraming nare-receive na diamond. So malamang kukunin nila yan. Pero hey, since may 4,000 tayo, try natin. Pero mag-draw tayo para sa battle pass. Try natin mag-draw dito. Malay mo. Ramdam ko na yung kamalasan. Ayos. Jack-o'-lantern. Malay mo! Ang aso sticker, oh. So, 3 more. May magagarantee yata tayo dito pag nag-3 more draw tayo. Uy, ang ganda niyan! Uy, ang ganda rin yan. Ang gaganda niyan. Beautiful. Kunin lang natin lahat. Uy! Okay. Naku natin si Beau. So, ito yata yung nabasa ko sa patch notes na mas pinadali nila mag-draw. Or makuha yung mga items dito sa draw na to. Ayun o, so nag-reset na siya. So, 6 draw lang kailangan nyo guys para makuha yung mga items dito. Guaranteed siya. So, di natin nakuha to. Pati to. Pero makukuha natin pag nag-draw pa tayo 6 times. Yung Lucinda skin na to, meh. Meh para sa akin. Pero itong Beau, napaka-solid. So, di ko yan kukunin kasi merong battle pass na yun yung ibibigay si Lucinda. Ito. Ayun, mas maangas to. Yung Lucinda sa battle pass. So, wait ko na lang yun. So, baka hindi natin mapakita rito sa video yung kay Lucinda. Not gonna lie, sobrang angas niya rito. Bagay na bagay yung skin. Joker na Joker yung vibes. By the way guys, last but not least, ito yata yung pinaka-inaantay na ng mga karamihan sa mga naglalaro and including me. Ito rin yung inaantay ko matagal na. Is punta kayo sa settings, then language, and pindutin nyo to. Ito yung Japanese voice na nilagay nila ngayong update and I think maraming gagamit nito. So, angas gag. Angas. Tayo natin kay Magi. Pinaghalong cute na napaka-angas. Can't wait to try them in game, no? Solid. So, about sa sinabi ko, i-breakdown natin yung mga buffs and nerfs to sa mga agent para sa mga di nag-check ng patch notes. So, bibilisan lang natin. Hindi natin ito tatry in-game para kayo din yung makatry mismo. So, kay Yong, alam niyo yung jump pad niya? Pinalitan na siya. Hindi na siya jump pad, kundi blinding mark na. So, tactical skill siya. Magbablind siya ng enemy and I think may scan din. So, kay Darkside, yung paggulong niya na tactical skill, pag kinast nyo siya, mas mabilis na yung movement nyo. So, significantly in-increase yung movement niya. Kay Sunil, binuff din siya yung ultimate niya since I think wala na kasing gumagamit masyado ng Sunil ngayon dahil sa meta ng Cypher and Lucinda. Also, kay Ember. So, ayun, slight lang naman yung in-adjust sa kanya pero ang laking tulong na nun para sa dagdag damage niya, no? So, sinad kay Beau, nireduce yung damage decay ng tactical skill niya. So, bomba yon. Lahat naman ng skill niya, bomba. So, mas malakas na yung mga damage ng bomba niya. And yung, ayan o. Oops, may napindot. So, the edge of the grenade explosion deals more damage when hitting the enemy. Kasi dati, parang useless yung mga sabog ng bomba niya. So, ngayon, mas malakas na. Para naman sa ultimate niya, yung the sub grenades. Kasi pag sumabog yung ult niya, may secondary grenades pa.
So, ayun, cluster grenades explode simultaneously now. Ayun, so buff na buff si Beau. Sakto sa skin niya. Kay MKR, in-increase naman yun sa tactical skill niya din, yung missiles niya. Dinagdagan yung rockets niya and mas pinalakas yung damage. Kay Siana, in-optimize naman yung pagcasting ng ano skill niya. Kasi dati like paangat yung flooring or yung sahig, hindi yata siya nalalagay agad or bawal siya ilagay. Ngayon, mas malalagay mo na siya swiftly or mas madali mo na siya malalagay kahit saan. Kay Magi naman, ito yun ako. GG yung mga Magi mains. Pero I think, hindi naman to sobra na to the point napapatay si Magi. So, in-increase na yung cooldown niya. Dati kasi is like 15 seconds ba or 20 pag level 9 below ka. I think 15 siya. Tapos pag nag-level 9 ka is 10 seconds na lang. Tapos, ayun, mas yung distance siya ng paggulong niya is binawasan na. Tapos, pagdating naman sa ultimate niya is yung ultimate niya, binawasan na din yung duration. So, hindi na ganun katagal. And ano, kay last, kay Phantom, yung pag nakascan siya, hindi na ganun katagal. Binawasan na yung duration ng pagscan sa kalaban. Hindi yung cooldown ng mismong skill, ha. Yung pag nascan na. And para sa mga defender na hero, tulad nila Ember, Captain, etc. is dinagdagan na HP nila, yung passive nila. Ayan. Pag nag-level 7 nila, imbis na from 20 to 40 na siya. So, para sa mga barrel, ayan, slightly reduce the damage of defender and in-increase yung recoil niya. Pagdating naman sa may White Dwarf, binawasan na din yung damage niya. So, yung meta last season na defender at White Dwarf, yun. So, ninerf na sila. I think di na sila meta ngayon. And yung Rhino, lalo na yung napaka-OP na airdrop weapon, yung Rhino, inalis na din. Pinalitan niya siya yung MG7. So, yun yung napupulot niya sa Spawn Island na machine gun na parang kidlat yung bala. So, yun yung pinalit sa airdrop ngayon. So, I think good thing to na pinapalitan nila yung meta every season. So, hindi mamamatay yung game. So, ayun lang. So, yeah, I think that's about it. Hindi mo na makakapaglaro agad-agad, I think, kasi nga busy, paparating yung exams ko. So, tatry ko pumitas-pitas or sumungkit-sungkit ng laro. And hopefully makapag-upload. So, yan.